saksi tayo sa matinding debosyon ng mga Katoliko sa itim na Nazareno. Ha? Noong po nakaraang taon nga ay naging record holder ang oras ng prosesyon na umabot ng 22 oras. Oo, tama ka dyan. 22 hours, imagine nyo, almost one day na. Dalawang oras na lang. Dahil yung sa kapal ng tao. Oo, 24 hours na. At nakakabilib ang pananampalataya at debosyon ng mga Pinoy, ano? Lalo pa ngayon, Susan, na ang araw ng prosesyon ay natapat sa Quiapo Day kung saan maraming deboto ang nagsisimba. Okay. At para himayin ang pananampalataya ng mga debotong Katoliko, kasama natin at makakakwentuhan, si Professor Xiao Chua. Good morning po, Professor. Makasaysayang umaga po mga kapuso at sa inyo. Mga kakape at kabalitaan. At kaugnay naman ang paghahanda sa pista ng Nazareno, makakasama natin live si Manila Police District Senior Superintendent Ronald Estilles. Siya po ang hepe ng Manila Police District in charge ko sa operations. Yan, sa operations po yan. Good morning, sir. Yes, good morning po sa inyo. Good morning. Welcome sa Kapit Balita. Si Prof, siguro unahin natin tanungin na Marisa, no? Base po sa obserbasyon, talagang malakas pa po yung pananampalataya ng mga Katolikong Pilipino. At ito yung nakikita natin, lalong-lalo na kapag pista ng Nazareno, itim na Nazareno. Oo, kasi tandaan natin na yung Katolisismo kasi, nung dinala sa atin ng mga Espanyol, hindi naman ito parang nauto tayo at tinanggap natin, no? Na ganun-ganun lamang, no? Una, of course, pinaniwalaan natin yung mga katotohanan nito. Pangalawa, dahil may mga bagay dun sa dating pananampalataya natin, bago dumating ang mga Espanyol, na nariyan na sa nakaakibat din. Parang makikita mo, may paralelismo dun sa dinadala nila. Halimbawa, tayo noon ay sumasamba sa mga namatay na mga kamag-anak natin na ginagabayan tayo. Ito yung mga anito, ginagawa natin sila ng mga rebulto. Pag makikita mo, nung dinala na yung mga santo dito sa Pilipinas, lumipat yung ating debosyon dun sa mga tinatawag na mga santo. At isa na nga sa pinakamatindi dyan ay yung si Jesus Nazareno, no? Isa pang makikita natin dyan, sinabi ng historia na si Reynaldo Ileto, no? Kasi sinasabi nila yung reliyon daw, yan daw ay nakakasira sa pagbabago at sa kalayaan, no? Kasi ito'y sinasabi yung status ko daw ang yung dating kaayusan lang yung pinapanatili nito. Kapag ka ikaw ay inapis, sinampal ka sa kabilang pisngi, ay sa isang pisngi, ibigay mo yung kabilang pisngi kasi yan ang itinuro ni Kristo. Pero ito'y makikita natin dun sa sinabi ni Reynaldo Ileto, yung pasyon, no? Na ating inaawit, yung pasyon ni Jesus Nazareno, ito'y nag-inspire sa atin kasi yung buhay ni Kristo, na buhay, namatay, at mabubuhay na magulit. So ang ginagawa natin, kapag inaawit natin yung pasyon, nakita natin na noon inaapi tayo ng panahon ng Espanyol, lalaya din tayo. Kaya pag makita mo, maitim yung Nazareno, nakikita natin yung sarili natin, naghihirap din siya, pero may pag-asa ng pagkabuhay. Nakaka-relate kumbaga ang sinasabi ng ilang mga eksperto at mga religious experts. Ano, talagang nakaka-relate daw ang mga Pinoy dun sa itsura ng poong Nazareno dahil suffering Christ yun eh. Tapos, yung mga Pinoy, dahil marami raw mga problema, pero nakaka-recover daw agad tayo. Correct. Yun ba? Kaya ba mas malapit ang mga Pilipino kung ikukumpara mo sa iba pang mga sacred images, di ba? Parang sobrang laki talaga itong Black Nazarene Feast. Matindi kasi, at saka isa na lang, ano, yung, di ba, nag-ano tayo ng panyo, ano? Tandaan natin na nung unang panahon kasi, bago dumating yung mga Espanyol, yung mga patay, ang ginagawa sa kanila mamamify, tapos pagka pinawisan na yung patay, kapag kami namify nila, pag inusukan nila, iniinom nila yung mga katas nito upang ito yung anting-anting. Now, sa kapag Good Friday, di ba, yung Nazareno, binababa natin mula sa krus, pinupunasan ng panyo. Yung panyo, kapag ka ito'y pinunasan mo, kinahati nila, nagiging anting-anting din siya. No? So, yung again, yung fusion nung anting-anting ng sinaunang Pilipino at yung panyo, paniniwala sa panyo at sa gahum o kapangyarihan na ipapasa anting-anting, ay ito'y nananatili dyan sa ano na yan. Kaya makikita mo, ang saya-saya sa Quiapo kapag ano, may mga taon dami-dami na gusto na ng panyo. Kasi yan ay nasa pananampalata. Hindi fanatisismo. Yan ay nasa kultura natin. Hindi fanaticism, kundi debosyon. Pero, Professor, matanong ko lang din, no? Kasi sinasabi, ang mga Filipinos daw are people of the concrete, meaning talagang we need sacred objects or mga images. Visual. Visual. At yan daw ang trait ng mga Filipinos. Well, tama ba? Totoo yun. Kaya din makikita mo, yung ating malalim, hindi lang yung panahon ng mga ninuno natin, yung mga arts natin sa ginto, sa mga anito, lahat yan spiritual eh. Yung ginto na mga ninuno natin, hindi naman yan mga kung ano-ano lang ng mga parang abubot. Ito ay may spiritual, mga anting-anting din to.
proteksyon sa kaluluwa. At pagdating ng panahon, makikita mo sa Betis, Pampanga, sa Rizal, makikita mo yung matinding mga carvings ng mga ano, santo. Oo, yun yung parang sinasaba. Anyway, si Sir, muna tanongin natin, Sir, ano ba yung mga ginawa natin, mga paghahanda ngayon doon sa mangyayari prosesyon? Inaasahan naman talaga ho natin, libo-libo na naman yung dadagsa. Yung ruta na pinatupad last year, yung pa rin ba yung gagamitin ngayon? Opo, yun din po ang patutupad. Nagkaroon na po kami ng mga pag-meeting, ang Office of the Civil Defense, ang AFP, ang City Hall of Manila, at ang Basilica of Quiapo. Nagkaroon po kami ng series of meeting at naghanda na po kami rito. At siguro mga 7 times na po kami nag-meeting dito. And we are going to deploy about 3,287 policemen and AFP personnel, including MMDA, civilian volunteers, Red Cross, at sa office po ng City Hall. Yun nung last year, inabot po ng halos isang araw. So ano yung, paano yung target natin ngayon? Mas mapababa yung bilang ng oras? Para ang nangyari po si last year, yung pong gulong ng karo, yung tinatawag nila andas, nasira po. Kaya umabot po ng 22 hours. This time po, lesser po. Lesser, Saka pa, mo pinalitan na rin naman yata. Opo, parang, nilagyan po ng gulong na mas matibay. Solid tire na raw po ngayon, hindi na yung katulad dati. Yes, ma'am. Bagamat napakakapal, hindi pa rin kinaya. Wala na hong tubeless po ngayon. Anong nyo doon sa mga kababayan natin na magpupunta sa Quiapo? Meron po kami mga konting parang public service po. Yung po mga buntis, huwag na hong sumama. Okay. Yung may kapansanan, huwag na pong sumama. At iwasan na po natin yung... Yung maliit na bata. Mga bata. Minors. Yung pong wala hong papotok ng firecrackers. At yung pong mga mamanata o mga devotees, iwasan pong uminom. Talagang aarestuhin doon nyo kagad? Ano ba? Opo. Maamoy nyo lang yan? Opo, order po si City Mayor Manila na hulihin po yung mga lasing. May mga kalsada ba tayo isasara? Opo, yung pong Quezon Boulevard, yung southbound, isasara po yan ng 5 o'clock in the morning to all types of vehicle kasi may misa po sa Quiapo. At ito pong Rojas Boulevard, yung pong dadaan ng Rojas Boulevard, iwasan na po rin ng dumaan sa umaga. Doon sa mismong araw? Kumana na po sila dito sa Loton o kaya sa Quirino Avenue. Sir Superintendent, matanong ko lang din, no? Kasi wala tayong babaguhin sa ruta ngayon. Kasi nung nakaraan po, nung nag-cover kami, sinubukan po yung i-shorten yung length. Kumbaga, iibahin daw sana yung ruta, pero hindi pumayag kasi yung mga dadaanan, yung mga namamanatay, yung mga niboto. Sinubukan nilang baguhin, pero this time po, yung dating ruta, which is about 5.96 kilometers. Ang gagawin po. Kasi talaga medyo magkakaroon dyan ng diskusyon pagka yung mga dating dinadaanan, hindi mo pa dadaanan. Dahil ito yung mga devoto rin ito, di ba, Prof? Mas tumatagal pa. Kaya lagi kong sinasabi, ilang taon na yan na pinapalitan yung ruta, hindi nyo mapapalitan ang ruta. Kaya ngayon, tama yung ginawa ninyo. Hindi na magpapalit. Teka muna, sir, last year, tatatandaan mo din, Maris, yung hindi makatawag tayo sa mga telepono. Dahil pinapatay yung mga signal, mga telecommunication. Ganun pa rin ba gagawin na sa ngayon po, wala na po pong order na gano'n at sana po wala pong gano'ng mga threat na mangyari. Nonetheless, nagdagdag daw po kayo ng mga radyo just in case para mas magiging maayos yung mga 100 brand new radios po galing po sa NCR para i-deploy po dito. Para mas madali yung communication ninyo. Yes, just in case na magkaroon ng problema sa telepono. Yung dalawang maris ni Prof, ito mga nakikita ko. Pakita natin. Ano ito, parang collection niyo po ito o talagang... Kasi bilang isang historian. Yung nanay niyo ay deboto? Isang deboto yung nanay. Yung nanay ko kasi, ito kaya nga, hindi na ako Catholic ngayon, pero malaki pa rin yung respeto ko sa devotion sa Black Nazarene. Kasi yung mother, akala kasi, yung mother ko kasi nasabihan na by 6 years old, ako yung mamamatay because of this abnormal shape in my head. But after 6 years old, if I live, then I'm going to live normally. So every Friday, para ipanata ako, para daw mabuhay ako, pinagsusot niya ako nito. Every Friday? Every Friday pupunta kami sa simbahan at pinagsusot ako nito. Sa Tarlac pupunta kami doon. So, ito yung sinasabi ko nga na may purpose itong devotion na ito. It gives people hope. At yan yung pinakamahalaga sa lahat. Huwag nating tatanggalin yung pag-asa sa bayan. At si Kristo, ang ating Kristiyanong pananampalataya dyan, ay
ano siyang pwedeng daluyan at saligan natin ng pag-asa. Mm-hmm. Professor, bakit kaya sa kabila, yung bukod sa sinabi niyo na may hope, ano, may healing, may mirakulo o milagro na tatanggap, ano pa yung mga dahilan kung bakit lalong tumitindi yung devotion ng mga tao? Tignan natin, yung ding saya din kasi na alam mo yun, na ikaw ay pupunta doon, tapos ikaw ay makikiakyat. Pero ito ay problema, no? Makikita mo masaya siya, pero kasi may mga original na deboto dyan na alam yung kultura. Mm-hmm. May mga codes sila na ginagamit. It's a subculture, no? So, kunwari, andas nga yung tawag dyan. Hindi pas, mm-hmm. inaandas yung tali, no? Uh-huh. Tapos kapag sinabing hila, hindi basta hila yon, ilalagay sa baywang. Uh-huh. Tapos kapag kunwari, itinapon yung lubig, tapos nag-otso, uh-huh. di ba, baka maipit ka doon. At kapag kunwari, nag-otso yung lubig, hindi maganda yung push, biyang sinasabi na ito ay masamang mangyayari. So, ano yan, parang kapag hindi mo alam yan, at pumasok ka dyan, nakikigulo ka, parang ganun. So, dapat ang payo ko, alamin nyo at magtanong kayo sa mga ihos de Nazareno, ano ba yung kultura ng Nazareno, para bago kayo pumunta dyan, mas alam ninyo yung gagawin ninyo, hindi yung maipit kayo dyan at bigla na lang kayo masagasaan. Mm-hmm. Diba? Susan, ito, Professor, maputo lang muna namin kayo sandali, no? Para naman sa importanteng detalye tungkol sa isasagwang parada ng Black Nazarene, makakausap din natin ngayon sa telepono si Father Rick Valencia. Father, good morning po sa inyo. Siya po yung Media Relations Officer ng Capo Church. Good morning, Father. Nandun lang ako kahapon, Father. Susan Maresia, nagkasama tayo kahapon. Okay, Father, ano po yung mga paghahandang ginagawa ng simbahan ng Capo? Well, maliban doon sa mga security preparations na agapay po ninyo yung ating police, ano po yung mga paghahanda pa natin dyan? Father? Yes, yung taon ng last year, matindi rin po ang aming paghahanda noon. Pero sa panahon ng ngayong kapistahan, 6 months ago, nagkaroon na po kami ng maraming meeting. Okay, apo. Mm-hmm. Kasama ng NDRRMC. Mm-hmm. Ang ating mga kapulisan sa City of Manila sa pamumunungan ni Colonel Estelis na nandyan ngayon sa inyo, mm-hmm. ay ilang beses na rin po kami nag-meeting. Mm-hmm. Ito, syempre, layunin to para maging maayos, walang masakta. Mm-hmm. Gaanong karami po yung deboto inaasahan natin? Mas mataas po ba doon sa bilang na nangyari noong last year? Last year, 8.6 million po, no? To tell you honestly, wala rin po kaming idea kung gaano karami. Tinitinglan lang po namin yung trend ng pagpupunta ng mga tao every year. Every year po ba, Father, napapansin nyo, tumataas yung bilang po ng mga nagpupunta? Aming estimate, sa base din naman sa aming mga nakakalap na mga information, mga 15% to 20% ang dinadagdag every year. Grabe. Yun yung sinasabi ko, Susan, na ano yun, parang every year parang lalong tumitindi yung devotion ng mga tao. Tapos dumarami pa tayo. Kaya naman na hindi mahirap sa amin na mag-coordinate sa mga government agencies dahil nakikita rin po nila. Mm-mm. Kaya talagang kailangan eh, may yung maaga, yung mga paghanda, yung mga preparations, yung mga meeting, ano. Ano po yung mangyayari sa mismong araw ng pista? Anong oras po magsisimula yung posisyon? Yung ganyan, no? Ang rota at ang mga schedule ay walang na iba. Pareho pa rin. Mm-hmm. Sa madaling araw ng 9 ay mag-uumpisa ang pahalik. Nag-umpisa na actually ang pahalik ng 8 ng alauna. Mm-mm. And then matatapos ng mga alas 4 ng umaga in preparation for the mass. Mga alas 6 ng umaga mag-umpisa ang misa sa pamumuno ng ating mahal na cardinal. Mm-hmm. And then pagkatapos noon ang prosesyon. Okay, Father, kanina pinag-uusapan natin na namin dito na hindi fanaticismo, idolatry yung nakikita natin, no, na talagang inaakyat pa ng mga tao, pinipilit na maabot at mahawakan itong karosa mismo, itong puon, ang imahe ng puong Nazareno. Ano po bang nakikita nyo rito? Hindi po ba nade-desecrate itong imahe ng puon? Kung ang mga depende po kasi sa mga nagtumitingin at nagkuhusga. Kung titingnan mo lang siya from the outside, parang ang ganoon ang nangyayari, pero pag tinanong mo naman ang bawat debotong nakikisali sa prosesyon, wala naman po sa kanilang may intention na mag-desecrate ng kabanalan ng actually lahat sila they are drawn to it
not sa intention na mag-desecrate, kundi makahawak lang talaga. Mm-hmm. Father, last year po, inabot ng 22 oras yung prosesyon. Ngayong taon po ba inaasahan natin na mas gusto nyo ho, mas mabilis na makabalik yung imahe dyan po sa Quiapo Church? Ang amin pong palaging inaasahan na yan ay makabalik sa araw ng kanyang piyesta. Kasi parang hindi naman tama na sa araw ng piyesta niya, wala siya sa Quiapo. Pero normally, ang according to experience, itong pagbabalik niya dito before 12 ng gabi. So, yun ang, kasi dati lumagpas na, hindi na niya kapistahan. Kasi tapos na. Well, pasok pa rin siya doon sa piyesta niya kasi alas 6 pa lang yun ng umaga. Mm-hmm. Kasi last year nga po, sabi ni Colonel Stiles, Senior Superintendent Stiles, nagkaroon ho ng problema yung gulong. Pero ngayon ay mukhang inayos na po yan, Father. Opo. Mm-hmm. Pinalitan po natin yung gulong kasi noon dihangin po yun. Mm-hmm. Yun ang pinakamatibay na nagulong sa ng truck mm-hmm. ang ginamit noon. Pero dahil sa bigat talaga at dami ng tao, hindi kinaya at pumutok. Mm-hmm. Ngayon, para wala ng problema sa pagkaroon ng flat na gulong, ang ginawa namin ay pinalitan ng gulong ng solid tire. Mm-hmm. Yun pong ginagamit natin sa forklift. Mm-hmm. So tatlo po yun. Mm-hmm. Pag nagka-problema pa, for example, ng chassis, nilagyan po namin ng bearing na 6 sa gilid para kung sakaling bumigay yung chassis ng andas, yun po ang magro-roll. Okay. At wala po kami nakikitang magpo-problema na uli sa gulong. Okay, Father, hinga na lang po namin kayo ng huling mensahe ninyo para sa mga bagong mamamasan at sa mga deboto. Regular na deboto. Para po dun sa mga bagong nakikisama sa prosesyon, bago sila pumasan, magpaturo muna sa mga marurunong na, sa mga nakakatad ng mamamasan. Mm-hmm. Dahil yung mga nasasaktan, nangyayari lamang doon sa mga bagong sali na hindi alam yung lingwahe, hindi alam kung paano yung movement, paano proteksyonan ang kapwa nila mamamasan para hindi masaktan o hindi sila masaktan mismo. Okay, maraming salamat, Father. Siguro si Professor Xiao, kunan din natin ang final message doon sa mga kababayan po natin na deboto po ng Itim na Nazareno. Well, again, tulad ng sinasabi natin, nasa deboto rin yan eh. Diba? Kung ikaw ay malinis ang hangarin mo, okay ka. Pero kung minsan pupunta ka ng lasing doon, tapos makikisama ka, diba? Tapos yung iba, meron mga kapag ano, we expect it because it's 2013, may mga e-epal dyan, may mga magpapamigay ng t-shirt na Nazareno pero may pangalan nila, mga ganyan. So paawat naman kayo, please, ano, igalang po natin yung debosyon ng mga Pilipino, no? Marami pong salamat. Yung marami mga ano, posters, mga streamers. Senior Superintendent Stiles, siyempre para ho sa kaligtasan ng mga kababayan natin, alam mo na ang natatandaan ko dati dyan, one time na nag-cover ako, yung may namatay. Yung nahulog doon sa parang manhole. So yun naman yung mga iniiwasan natin mangyari na uli. Ay, kaya din po sabi ni mga aking kasama dito, sumunod lang po tayo sa patakara at iayos po nating mga sarili bago mag-join sa posisyon. At siyempre, okay. Short and sweet ang mensahe. Short and sweet. Napakadali yung intindihan. Pero nga may binigay dito sa akin si Senior Superintendent Stiles, mga do's and don'ts sa celebration ng prosesyon ng Itim na Nazareno. Sana nga masunod ito ng mga kababayan natin, ng mga magpupunta dyan, para ho hindi tayo masaktan, hindi magkasakitan. At nakita ko rin yan, Susan, na naka-flash dun sa screen, yung projector screen sa labas ng Quiapo Church. So kung wala man kayo nitong papel na to, kitang-kita niyo yun doon. Basahin niyo po mabuti po para sa ating sa kaligtasan. Okay? Tama.